yung sin shoulder. Nag-ano ko laro kasi ako ng basketball. Tapos, yung pag-depensa kong gano'n, nasuwag niya. Nasuwag ng balikat. Tumunog dito. Tapos nahilot ko. Magmula nun din ako. Hindi na parang... Kailan ka nang... Mga September. September, mga first of September. Ito lang o last year? Ngayong September. Pagkabantay mo nun gano'n, para pag sinuwag ka? Ganda man ako, gano'n ako. Mangat siya. Dremel ko, namangat siya. Tapos... Lumagotok? Lumagotok. Kaya ngayon, hindi ko na ma... Hindi mo na maayos. Dati yung... Hindi, parang dito sir. Dito sa back? Dito, dito. Dito? Ayan, sa kanto? Dali ah. Musul? Umangat. Kumalahati ito. Ang tawag dito sir, nagkaroon ka ng tearing sa ano? Nagkaroon ka ng partial tear sa ano? Sa easy joint. Eh no, kumanyan sir. Acromion, ganito yan. Napapatid yan pero ikaw nandito ka ngayon. Normal na putol yan, kumbaga yung puto niyan putol talaga. May nakakabit dyan ng ligaments. Yan, stretching ang acromion clavicle. Yun yung tumunog. Eh no, umangat o. Dito, wala o. Tingnan mo rito, mas malaki. Ganito nangyari sa kanya para. Yan. Warning yan, na-warningan siya. Kaya nangangawit. Yan o. Sadya kasing putol yung buto na yan, pero may nakakapit na mga ligaments yan. Ang tawag dyan sa kanya, stretching of acromion clavicular ligament. Kasi napapatid yan. Grade 1 lang yan, sir. Pero, sir, masakit dito. Hindi, automatic yan. Makukompensate yan, mga pag kumikilos ka. Kasi, nandito yung muscle natin. Makirot. Makirot. Sige. Ito pa ko yung galing. Galing kami kay sir sa Romblon. Tumira kami muna sa Taguig. Super. Oh? Oh? Wala, hindi naman ba nga ito. Tikas. Parado. Hindi ka nagpa-x-ray. Nagpa-cleaning ako sir. Sabi, frozen shoulder na. Kaya, puro pinrit. Wala ka sa loob? Meron naman. Pero, okay. Talaga, napapanood ko yung mga vlog mo kasi nakatalo ko sa akin. Kaso, talaga masakit. Baka maya hindi na yan masakit na, no? Pwede mo na, hindi ka nakakatulog ng patagilid na ganyan. Talagang... Sobrang sakit. Pag alas dos mo na araw, hindi gising ako, ka na. Gising na ako eh. Stress na. Ang laki ng pinayat ko kasi... Stress ka na dito. Stress na ako eh. Hindi siya makatulog. Bakit na nga yung mga balikat ko eh. Dahil... Relax na. Ang laki ng pinayat ko eh. Tamataas ang ano ko sir, sugar, saka high blood. Kaya pala eh, pag mataas ang sugar natin, ay mga hayayat ka talaga, matutuyo ka, kahit wala kang frozen shoulder. Kaya pala may ano ka, kaya pala tinamahan ka nito. Lagay mo muna dyan. Kaya pala, diabetic ka pala. Pag normal yun sa mga taong diabetic, bigla kayo maglulusuit. Hindi mo alam kung anong nangyayari sa inyo. Pero yun sa ano, nangyayari talaga yun. May kaibigan ako, kaedad ko lang, ay matandaan pa akong 2 taon. Si Arvin, taba, di ba? Ngayon. Tuyo yung balat. Kasi ano eh, diabetic siya eh. Bata pa hindi diabetic. Hindi siya nakakain. Nangyayari talaga yun. Dadaan mo talaga pag tumaas ka yun mo. Masakit na yun sir, ang likod ko kagaya eh, sa bahay, sa bahay lang sir. Hindi na magkapag. Sipinin mo natin palabas. Ayun na ba ka? Si Epo ko bravo. Epo ko muna. Nagalaw. Ito yung lakas ng loob.
Baho ko lang. 10 kilo na sa loob. Kaya mo yan, mga ilang segundo lang mamaya. Ayan, hindi na mag-aon yun. Kailangan lang yan makalagyan sa loob. Tiyo-tiyo natin. Nakalagyon yun ang mamaya pwede nang ano yun yan yun nung upa lang medyo pati yung sa AC joint yan nag-warning na rin 90% sir tandaan mo 90% of diabetic person dumadaan sa frozen shoulder. Oo nga narinig ko sa sinabi mo rin yan sir. Isang daang tao 90 dun tatamaan ito, dumadaan sa ganito. Hira lang makakaligtas sa frozen shoulder. Tatara. Vision sa doktor natin, kaibigan. Sige. Tapara, sir. Yato. Yung ulo ko, sir, dito sa butas. Ha? Opo. So, sa gilid niyo po yung kanay niyo. Yan. Relax lang. Ayoko sir. Huwag mo nang lalabanan. Isang araya ka lang. Huwag mo nang tingnan. Kaya mo naman pala eh. Kailangan lang yan. Pihina. Ngayon, masasya mo rito kapag iniingat ko. Yan. Okay. Final. Huwag mo lang titigat ba? Lampo. Ah, thank you. Sige, bihis lang. Ha! Ganun mo lang. Ha! Yun! Ayan. Ayan. Kailangan mo lang munang magtiis sa ano. Pero mga ilang ano. Linggo. Panaya ka na dyan. Mawawala. Unti-unti na mawawala yung sakit niyan. Ito. Masachi mo to kahit pa paano, yung bilog-bilog na yan, straight ka lang. Ayan o. Ganyan mo lang yan o. Wala na yung muscle mo, umurong ano na, uminipis na. Dito susunod, matutuyo yan. Ayan. Ayan, unti-unti mo na yung matotolerate. Hindi pa yung maangat, pero yung sakit, kakayanin mo na. Kakayanin mo na yung ano yan. Tapos, ganito ang test. Ganito ang exercise mo palagi. Exercise mo. Yan. Ayan, mataas na. Mataas na siya kanina. Oo. Oh. Dandanin mo lang pa. Tapos, ganyan, no? Okay, lakas mo ganun. Okay, oo. Oh. Yan, suntok mo. Yan. Oo. Oh. Day by day, kailangan lang. Tapos, pagka nag-exercise ka, medyo umirot. Normal lang yung kasi namamaga pa yung loob niyan. May tinatawag tayong inflammation. May inflammation, namamaga yung mga ligaments mo. Dahil nga, wala sa tamang posisyon. Tapos, diabetic ka pa. Ang taong diabetic, di ba pag nasugatan, ang tagal gumaling. Kita mo, kapiranggot lang, ang tagal gumaling. Ganun ang taong diabetic kasi malapot na yung dugo natin. Tapos, namamanhid tayo kasi yung blood circulation natin, medyo delay, kaya tagal na ano. Ngayon, kailangan lang yan, papawis ka rin. I-push up mo ng pagalito, magalito tayo. Sige, push up ka dyan.
Yan, sige, push up mo. Kahit mga 5 piraso, 7 piraso, okay na yun sa araw-araw. Hindi, huwag ka masyado lumayo. Ganito lang. Lapit lang. Yan, sige. Yan. Yan. Mawawala na yung sakit niyan. Kailangan lang may exercise lang yan. Tapos inat-inati mo, kapit ka sa ano. Yung katulad ginagawa ko. Tapos massage mo ng paho, ha? Pansamantala, ganun lang muna ano. Kahit ngayon, mawawala na yung ano yan. Kumbaga yung sobrang sakit. Ito mo na, pipilip mo na. Yan na. Hindi ko naramdaman siya lang. Tumulog, tumulog ko ba? Ayun na. Pag ang magapay loob niyan eh. Pero sa mga susunod, tutulong na yan. Yan ang ganunin mo lang. Okay? Madali lang naman yun. Ngayon kasi, siyempre, in pain ka talaga, kaya hindi ko pinupuyasan ng todo. Tama na yung pungusog lang ako. Okay? Sige. Sige, Master. Salamat. Salamat. Salamat.